Magandang buhay mga kaani, na ito na naman po si Kuya Harvest para magbigay po ng kaunting tips and ideas po sa atin mga kasamang magsasaka. Ito ang babagi ko sa inyo ngayon ay ang typical na problema ngayon tag-ulan, ang paninilaw ng palay natin na hindi natin maintindihan kung nagkasakit ba, tinamaan ng insekto o problema sa pataba. Ayan, so isa po sa mga gagawin natin ngayon is analysis kung ano bang pwedeng gawin sa mga ganitong klase ng palayan. Yan. So ito kasi yung nagiging problema. Medyo may dumidilaw na ganito. Pag pinokpok mo yung palay, nakikita mo yung mga ngusong kabayo nagtatalunan. Ayan, dami oh. So hindi So, ito katulad nito, talagang nakabukang kang ang katawan, no? So, dapat ang palay kasi ganito. Tuwid, diretso, papunta nakaturo sa langit ang dahon. Pero ito, naka 45 degree, tsaka mababa siya, oh. Ayan. Mababa, magulo ang tubo ng dahon at ng puno. So, alam natin na pagkaganyan, may problema. So, nung hinampas natin, nakakita tayo ng napakaraming lumilipad na insekto. At isa sa mga nakita ko na insekto ay yung tinatawag natin na berding usong kabayo. Yung green leaf hopper. Kaya yung ganito, it's a sign na meron siyang tungro. Kasi ano siya, abnormal yung pattern niya. Tsaka siya ay pulo-pulo, ano? So, ito. Kita natin dito, itong lugar na to. Mababa siya. Unlike doon sa ibang katabi niya, mataas. Ang tungro kasi, pulo-pulo ho yan kung umatake. Kasi grupuhan sila. Yan, katulad nito. Napakagulo ng pattern. Pero itong isa, maganda. Tuwid. Ayan, oh. So, ito yung pagkita nila. Kitang-kita natin yung diferensya ano po. So normal naman po yung magkasakit ang mga palay natin lalo na ngayong panag-ulan. Kailangan lang talaga tutukan natin dahil kapag ito ay lumala, yun ang magiging problema. Napakalawak na nitong lugar na to na tinatamaan. So mga bansot na yung isang buong palayan na to. Katulad nito, halos hindi na lumaki, oh. Yan. Puyot na yan. Pero yung mga katabi niya, ayan, medyo malalaki, matatangkad na. So, yan ang diferensya. Ito yung katabi niya na walang pinsala. Sa pang problema rito, ayan, oh, napakadamo. Pinamamahayan pa rin niya ng mga insekto. So, yan, napakadaming insekto na lumilipad, oh. Meron din mga puting usong kabayo eh. Ayun, ang daming puting usong kabayo. Tsaka green. Ayan o. Daming usong kabayo. Ang problema natin ito ay wala pa namang ano dito, lunas sa tungro. So ito katulad nito, ito yung matatab malulusog na palay. Ito, tingin ko ito, iba naman tong kaso to. Mukhang gumamit sila ng insecticide dito, pinuro yung may mga damo. Ayan, problema, napurhiso yung palay. Kasi napakakapal ng damo eh. Ayan, patay yung damo eh.
Oh. Gumamit sila ng pamatay damo, naapektuhan lang yung palay. Pero hindi ko in-spray, yun lang yung in-spray. Alin ang in-spray mo ng pandamo? Yung sapa. Ah, yung sapa. Para in-spray ko lang sa insekto. Ah, oo. Ay, marami din doon insekto. Dapat ito yung ma-sprayan lahat. Na-spray mo yun lahat? Pati yung nandun? Oo, lahat yan. Lahat yan. Yung mga nandun, ano yung nilaw? Alin? Yung nandun sa parting gitna na yun. Ay, kulang sabon ang pagkagayon. Oh. Ay, yung ganyan, o... Oh. Yung medyo, ano ba siya? Parang tunggro. Parang tunggro, nababansot. Ano yun? Tinamaan lang ba yun ng insecticide? Anong pang damo, o ano? O dati pa? Hindi, yan ay sudyana. Gayon. Kaya nga, in-spray ko nung bigay ni, ano, nung galing sa talipan. Yun? Oo, bigyan daw ay gamot. Oo. Sa nilaw. Kailan ka nag-spray ng pang-insekto? Noong Sabado din. Sabado? Kailangan mapalo pa na yan, mga 7 araw. Malagyan ulit. Malagyan ulit? Oo, ang dami dun eh. Naninilaw talaga. Ang yung bidang yun, ano, tsaka yung bigay ng... Ano ito? Ano ito? Ayan, upload. Oo. Oo. Ito nga marami, mga hoppers, ganyan o. Maraming ganyan o. Yan, maraming hoppers. May isang templa pa doon. Yan, daming ganyan. Ito talagang pang-spray. Dapat ito ay... Wala na, isang, parang isang kaso mo yan din. Ilang, ano yan, ilan ang binigay sa'yo ganyan? Dalawa. Pang na-kompleto yung spray ng lahat, yung dalawa? Sobra pa nga isa. Dapat ma-spray yan ulit. So, ang ganito ang gagawin natin. Martes, Lunes ngayon, Martes, bukas, patutubigan nyo ito dahil kate. Pagkatapos Merkules, i-sprayan natin ng dinamiko, yung fertilizer na merong nitrogen at mataas ang phosphorus. So kasi para sumuwi agad at bumerde ng maganda. Tapos may mga micro elements pa yun na maganda sa halaman. So Merkules yun, Merkules ng hapon, pagka-spray ng dinamiko sa umaga, lalagyan nyo naman ng complete fertilizer yung mga lugar na naninilaw. Tapos, siyempre, pag nagpalagay kayo ng abono, dapat sarado ang papasokan yun, tsaka mga labasan ng tubig. Tapos, pagdating ng Sabado, spray kayo ng insecticide na upload uli. O yung mga pang-hoppers, ano, mga pang-leaf hoppers, plant hoppers, kasi yun ang marami dito. So, ganun po yung gagawin nyo. Talagang ano to, pag mga panahong panagulo na ganito, marami talagang problema ang palayan. Pag hindi natin naagapan yan, baka mapudpud ng mapudpud yung palay nyo doon sa lugar na yun. Ano ho?